or okay, open the floor, okay, for some questions. Kung meron po kayong mga gustong magtanong, ay maaari po niyong ipindutin yung reaction sa ibaba at meron doong raised hands, pwede po kayong mag-raise hands para po ma-acknowledge namin kayo. Brother Jun, hindi daw naka-record. Ito po ay cross-posted na ngayon sa CBCP News at sa CBCP Lyco. Kaya po, anytime pwede nyo na po itong ipa-replay. So mamaya po, puntahan nyo ang Facebook, hanapin nyo CBCP News o kaya CBCP Sagot ng Lyco, kunin nyo yung link noon at pwede nyo na rin ipasa. Okay? Sana po ay ginawa na po yan ng ating ni Sir Dance at saka ni Sir Joseph. Unahin ko po tawagin si Kuya Angel Sabas, pangalawa po si Ma'am Lucille Lopez. Paki ano na lang po, yung video na lang po. And Kuya Angel, si Kuya Angel po ay sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Tama po ba? Kayo opo, po ay ang chairman ngayon. Opo. Ako po ang representative to the Lyco ng BCBP. Nag-react na ako ngayon kasi I'm mobile at off and on ang pasok. Gusto ko lang mag-comment na as far as the BCBP is concerned, we are for this initiative. Ang nakita kong maganda rito, of course lahat ang mga nadinig ko ay i-re-report ko to sa aming board and Mancom. And also, we will organize our nationwide chapter membership towards this. Kasi bago ito ngayon na yung congressman talaga yung what is relevant to you and your location. Kung maliit na bayan namin dito sa Laguna, for example, where I am, malaki ito na tulong. And this will mothball towards sa national, but relevant talaga na ito ang trabahuhin. So ang sa akin po ay willing ako, willing kami to partner and work, pag-usapan ng detalya. At ako naman pagkatapos nitong Zoom na ito ay mag-i-schedule ako ng meeting with our Mancom, with our president, PV, and our Mancom. At nandito rin si Noel Cruz, ang aming Noel de los Reyes, ang aming PST, so that we will disseminate all these things. We'll be working together po. Maraming salamat, Brother Jun. Maraming salamat, Brother Angel. Tama po, the chairman po kayo ng Brotherhood ngayon, ano po? Hindi po. Ako po ay isang chairman ako ng senior leaders, but ang bagong assignment ko ay representative to the Lyco. But I regularly have meetings with PV and Mancom as well. Sige po, kinaklaro ko lang po dahil unang-una, salamat po sa BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professional, sa inyong pagsuporta sa ating lakaran na ngayon. Ngunit hindi rin namin sa darating na eleksyon ng Lyco officers, magpatakbo rin po kayo ng inyong sariling officer upang maging part ng board. At sa lahat po ng mga Lyco, diocese and councils at national lay organizations, magpadala po kayo ng mga kandidato ninyo, okay? Para po ma-represent kayo dito sa Lyco board. Para kami naman ay pwede nang umatras, okay? Para pag nagkaputukan, andyan kayo. Hindi po. Biro po yun, okay? Pero napaka-importante po na nakikita na naman tayo. Kahit nasa Batanes ka, nakikita na naman siya. Pangalawa, tama po yung sinabi ni Kuya Angel. Tama po to kasi pwede tayo magpatakbo ng governor, pero kung yung bukal niya, lahat ng kanyang sabuniang panlalawigan ay kalaban niya, kamukha po nang nangyari kay Among Ed, okay? Baka wala siyang magawa, okay? O patakbo tayo ng mayor, pero kung lahat naman ng mga kalaban niya nakaupo, pero kapag congressman ka, wala namang magdidikta sa'yo kundi yung grupo ng mga other congressmen, eh.
At pwede ka naman tumira dito sa Maynila eh. Kasi 3 days, 4 days a week dapat nandito ka sa Maynila eh for the meeting. Okay? So may magagawa ka kung nasaan ka man at hindi ka, ang proyekto mo at ang suporta mo ay hindi nang gagaling sa ibang grupo. As a congressman, makakakilos ka, magagawa mo yung gusto mong gawin. So salamat po sa pag-highlight nun, Kuya Angel. Tawagin okay. ko po Welcome si Ma'am Lucille Lopez. Hi, good morning po. Hindi na po ako magpapabibyo. Opo. Oh, it's okay. Ah, magtatanong lang po ako, kung ang i-endorse po namin ay party list, okay lang din? Yes. Opo. Ma'am Lucille, anong grupo po kayo? Sa Saints Peter and Paul Parish po ako. Sa dito okay. sa Poblacion Makati. Ako Opo. Po ay isa sa mga ermandad dito ay, sa... Ay, maganda po yun. Isa po kasi sa kasama namin ay sana i-endorse namin para sa ano, I don't know kung nandito siya ngayon pero Apa. Ano Sabihin po siya. Sabihin ko po yung tanong ninyo. Apa. Yung ilinalapit po namin sa inyo ngayon ay para sa congressional district. Meaning kung meron kayong makukuha magtulong-tulong ang mga grupo diyan sa Makati yata yan ano po. Okay? So magsama-sama para sa isang congressional district. Ngunit para sa party list, magpapakuha rin po tayo ng listahan ng mga iba't ibang mga party list na talagang rinirepresent nila yung kanilang mga marginalized communities. Yeah. At doon sa listahan yon, sabi ito ang mga party list na talagang nagre-representa, sinasakatawan nila, sinasapuso nila yung mga ano, yun po yung ipalalabas namin sa inyo, okay? At sa lahat ng mga tao at para sabihin nila na mamili kayo diyan sa mga yan, okay? Okay? At diyan po maaari nating ma-endorse yung iba't ibang mga party list na sa kamukha po nung nasa inyo. So, magiging dalawa po ang inyong posibilidad, pwedeng suportahan at makakuha pa ng suporta sa ibang mga dioceses kasi kailangan po ninyo ng at least 2% of the entire voting number for the entire Congress. Eh. Kailangan may 2% po kayo para makakuha ng first nominee. So mapaparami pa po ang boboto kung maipopost natin yan. Ngunit hindi ko po i-recommenda na mag-focus lang kayo. Kung makakatrabaho din niyo po yung mga tao sa distrito, mga lay organizations within your circle of influence and in the diocese, sana po magkatulungan din po kayo. Salamat po, Ma'am Lucille. Thank you po. Thank you. Opo. May nakataas po rito si Kuya Bernie Yap. June, actually, yung question ko was in relation to yung party list. Kasi nung we had Attorney Monsod, di ba, as speaker dito sa conversations natin, yun, nabanggit ni Bishop Pabilio, why don't we work on, ano, di ba, getting party list kasi konti lang yung kailangan nating number, parang realistic. So, in a way, na-answer mo na. Ay, salamat po. Ma'am Bernie pala po ito, Ma'am Bernie. Sorry po. Ako yung Bernadette Yap. Apa. Okay. Thank you. Meron po bang iba pang magtatanong? Tanong po ang ano ha, wala po magtatanong pati ngayon ha, kasi matatapos tayo ng 11:30. So, si Ma'am Penny? Sino po? Ma'am Penny Tatad Boys. Ma'am Penny, opo please. June, I just want to say na ano, maganda yung pagka-explain mo, no? Pero I think ang kailangan din natin gawin ay alalayan din yung mga kabataan na whether you like it or not, ay magiging political personalities in the respective areas. And ang ginawa namin noon, meron kaming youth group na nag-alalay sa kanila. At sila yung tinuruan namin, halimbawa our interest at that time was reproductive health, sila yung inalalayan namin. At eventually, they got into Congress at sila yung mga naging kakampi natin. So, yung mga kabataan ang mas matigas sa kanilang, ano tawag, sa kanilang commitment. Kasi yung karamihan ng mga matatanda na naging kakampi natin,
sila yung tumiwalag, sila yung mga nagboto ng reproductive health. So I think it is important for us that no matter whether they are part of the political clans in the respective areas, yung mga tumindig sa atin sa Kongreso ay mga anak ng mga political clans na sumuway sa kanilang mga magulang. So importante na bata pa sila, inaalalayan na sila at saka tinuturuan na sila kung ano ba ang tamang posisyon tungkol sa mga bagay-bagay na importante sa atin sa simbahan. So it's not just a question of choosing, but it's also a question of developing yung mga tao na gusto nating ilagay sa mga posisyon na political. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Kasi sila yung tumindig sa atin at sinuway nila yung mga magulang nilang political dynasties. Salamat, Ma'am Feni. Narinig niyo po ang isang suggestion sa isang batikan. Nabasa niya lahat ng librong nasa likod niya ngayon eh. Talagang, of course, dahil din kay Senator Kit. Kaya maraming alam si Ma'am Feni. Tama po yun, Ma'am Feni. Kaya po ang sabi nga natin, sa simula pa lamang, ay igagather na natin itong mga kasama natin, kahit bata, to train them and to develop them. And there is also an ongoing project that has already been launched in partnership of the with the Episcopal Commission on Youth to train these young people na ang tawag po ay Young Davids. Kaya po, pinag-aaralan paano natin mailalagay sa isang community ang mga kabataan upang suportahan sila sa kanilang mga paninindigan, paniniwala, development, training to become leaders in the area of politics, okay? Sa bata pang edad upang sa pang-akyat nila, dala-dala nila yung conviction na yun. Maganda po yun. Pinapatakbo po yun ng isang grupo na Young Davids Group together with the Episcopal Commission on Youth. Ngunit, matagalan po yun. Sisimulan mo yun sa mga bata, hihintay mong mahinog. Ang problema po, wala na po tayong panahon. Ako po, naiinip na at baka hindi ko naabutan yun. Kailangan po natin kumita. So, at tama po yung sinabi ninyo, we need a community, a group that will develop them, train them, at alam namin makakahingi kami ng tulong sa inyo sa mga darating na panahon. Salamat po. Salamat po. Si Ma'am Aida nagtatanong din. Please, Ma'am Aida, unmute yourself. Magtutulong lang siguro kami sa office para dun sa listing ng party list. Kasi yung last data namin, out of 179 party list group, 43 ay galing sa mga political dynasties. So, tutulong kami sa inyo, sa LICO, i-provide yung ilang materials para ayaw natin na hawak din ng mga political dynasties ang mga party list groups. Ma'am Aida, maraming salamat po. Ang laking tulong niya na malaman natin ang mga huwag. Tandaan niyo po, sabi ni Bishop Makaraeg, we need to be wise as serpents and gentle as doves. Kung ako po ay medyo diretsahan at matigas magsalita, ay dahil lang sa aking passion. But pag tayo po ay nakipag-usap na sa mga tao, huwag natin kalilimutan yan. Okay? That we should continue to be wise as serpents, gentle as doves, because we are also representing our Lord Himself. Okay? So kaya kailangan na talaga na maganda ang tayo natin at ang pakikipag-usap natin sa mga tao, kahit sa mga kaaway natin. Salamat po. This is Sir Jojo ng Arkham. This is Sir Jojo. Good morning po sa lahat. Si Jojo po ng Ministry of Public Affairs ng Archdiocese of Manila. Gusto ko lang po sana ipaalam na dito sa Archdiocese of Manila ay nakapagbuo na kami ng Circles of Electoral Discernment. At nasa proseso na po kami ng pag-aayos, paglilista ng mga nakaupo. Hindi lang po ng congressman, kundi lahat ng nasa local government unit from the mayor down to the councilors. Dahil alam namin yung halaga ng tungkulin ng local government vis-a-vis sa national government. So gusto ko lang po i-assure na
meron na pong ongoing meetings. In fact, mamayang hapon, meron na din ulit kaming meeting para sa updates. Salamat po. Salamat po, Sir Jojo. At kung meron kaming mapapakinabangang mga papeles, mga modules ninyo for this electoral discernment process, i-share naman po nyo sa amin para po makita namin how it will have a play in our local context. Salamat po. Maasahan nyo po, dahil kasama rin naman namin ang Council of the Laity ng Manila. Kaya sila Ted at sila Dante ay nakasama namin. At this point, meron po bang gustong magsalita na ang pinanggagalingan naman niya ay takot? Eh, yung takot. Eh kami po dito natatakot eh. Yan. So ano po ba yung mga takot na meron po tayo para pumarinig lang namin? Okay? Para at least kung lahat tayo matatakot, edi at least marami tayong takot. Parang gano'n. Meron po ba na mga lugar na sa palagay niyo sabihin yung napakahirap gawin yan sa amin? Hindi yan madaling gawin. Puro matatapang yata itong mga kasama ko ah. Kakatuwa naman na talagang si Ma'am Aida nagtataas ulit ng kamay pero matapang din to. Sige Ma'am Aida. Juan, ganito lang. Kasi itong office namin, involved kami sa mga urban poor communities ng Metro Manila. So ang situation ngayon sa maraming mga communities, may military operations, may mga military checkpoints, hindi dahil dito sa ECQ ngayon, dati pa. So ang ginagawa ngayon, nagbibisita sila ng mga bahay, ng mga, sabihin na natin, very active sila, o kung tawagin natin mga activists sa mga communities na lumalaban sa mga demolitions, at dito sa mga related issues ng community na dislocation sa mga lugar nila. So nire-red tag ang mga leaders na to at kinakausap one by one at sinasabihan sila mag-lie low, otherwise isasama sila sa red tagging. Tapos merong mga communities na may pinakikitang video sa mga ipapatawag sila tapos ipapalabas ang video. Ang video nito ay isang listahan ng lahat ng mga people's organizations na naka-red tag sa military and government. So in a way, it's a form of yung pag-pacify dun sa mga tao na hindi na makialam. So ang inaalala nila, baka umabot ito sa election next year, yung ganitong setup, na hindi na umalis ang mga sundalo sa lugar. Remember yung March 8 na massacre na nangyari, di ba, sa Southern Tagalog. Ang mga leaders hanggang ngayon nagkukwento na hindi sila makauwi ng mga bahay nila dahil sa natatakot. So paano magiging itsura ng election kung ganyan ang setting ng mga communities na hindi iniiwanan ng mga sundalo? Lalo na ang mga communities na to, June, by the way, hindi man talaga hininto ang mga demolitions kahit ngayong pandemic. Tuloy-tuloy po yan. Itong mga reclamation sa kahabaan ng Cavite, ito yung mga tinatayuan ng mga Pogo, no, ng mga Chinese at natong kasabot ng government. So lahat ng mga tao dyan natatakot lumabas. So may takot sa communities, pero at the same time, naghahanap sila ng church people na masasandalan talaga nila, na tutulong sa kanila. Hopefully, naririnig ako ng iba't ibang mga dioceses. Dumalaw po tayo sa mga communities na to. So ngayon, meron kaming 79 barangays na binibigyan namin ng aming direct services. So pwede kami mag-coordinate kung sino mga interesado, kung anong mga area na to na heavily militarized. At talagang ang mga leaders natin, nag-aalala. May mga lugar na nagsasabit ng mga posters ang mga sundalo at nagwa-warning na sinasabi, huwag sumama sa ganitong mga organizations. Pero nung tinignan namin, ito pala ang mga organizations na tumututol dun sa mga nagaganap ng mga issues sa kanilang communities. Halimbawa, dito sa Montalban, maraming mga people's organizations na lumalaban dito sa illegal quarrying
At ang quarrying na to ang nagresulta ng maraming pagkasira ng mga bahay nung bumagyo ang Ulysses. Pero militarized sila, andyan ang mga sundalo at hindi sila pwedeng maglabas-pasok ng kanilang barangay. Bago pa mag-ECQ, ganito na ang setup. So i-consider po natin ito sa ating mga pastoral programs, sa ating mga ministries. At pwede po kami tumulong. Ang aming office po ay isang mission partner ng AMRSP. Religious po ang aming composition at kami po yung lay counterpart ng mga religious congregation na ang aming mission ay nasa urban poor communities. Yun lang salamat po yung isang situation, John. Maraming salamat. Salamat, Ma'am Aida. Opo. Dapat po talaga ay maharapin natin ang ating mga takot. Natutuwa po ako kapag hinasabi natin mayroon tayong mga dapat pag-ingatan sapagkat we remain grounded. Importante po yun. At natutuwa rin ako pag may tumatakot sa akin kasi kapag may tumatakot sa akin, napipilitan akong tumapang. So kailangan na magpahamon naman tayo para naman na lumabas yung natural na tapang natin. Meron po dalawang nagtataas ng kamay, si Kuya Vergel at Kuya Ramiro. Unahin ko na po si Kuya Vergel. Domingo, please. Yes, good morning po. From San Pablo Apostol Tondo. Naririnig niyo po ba ako? Opo, yes, po. Yes, po. Taga-Tondo po, matatapang, walang takot. Yes, sige po. Alam mo, nakakatakot. Nakakapag-upo nga po tayo. Makapag-upo tayo, isa, dalawang party list, ang nakakatakot doon, baka matangay ng agos ng mga old politician. Po, sana po maging si David sila, no, na tumalo kay Colayan. Yun lang po. Marami salamat, Kuya Vergel. Tama po yung inyong sinasabing baka matangay ng agos, lalo na kung kukunti. Kaya ngayon po ang hinahabol natin, sabi ni Bishop Pabilio, ilan bang inaasahan mong maiupo natin dyan? Sabi ko pa, Bishop Pabilio, tama na po sa akin yung 200 seats. Okay? 200 congressional seats. Ba't ilan ba ang ating upuan ngayon? Mahigit 300. Okay? So kung makakakuha po tayo ng malaking numero, we have the numbers, it will always be a numbers game. Kaya po, at kailangan natin kumuha, of course, sa susunod na usapan, huwag na po natin pag-usapan yung mga gagawin natin pag nanalo na tayo. Simulan muna natin ngayon. Okay? Itakbo natin itong mga taong ito. Mag-usap-usap po tayo. Salamat po, Kuya Vergel. Kuya Ramiro, please. Okay. Good morning po. Good morning po. Apo. Ako po ay member ng clan ng Diocese of Novaliches. Gusto ko lang pong itanong, mangyari na banggit nyo kanina yung takot. Kami po ay may takot dito sa aming community na baka mahati. Kapag alam naman natin na during election, nahahati ang community. Dito sa parokya kung saan naroon po ako, mas matindi dito yung pag-idolize ng iba at yung iba naman ay mapanuri yung iba. Pero ang takot natin dito ay anong gagawin natin para wag mahati ang ating community na kung saan itong papasukin natin, alam naman natin na partisan. Anong gagawin natin, Kuya? Apo, ganun ang katanungan, Kuya, na paano kung tayo magkahati-hati? Ang kasagutan ng muli ni Bishop Pabila dyan ay, kaya simulan natin ngayon pa lang na hindi pa tayo nagpapatakbo ng mga panalangin sa lahat ng ating mga misa, panalangin sa ating mga prayer time, sa prayer group. Meron pong dinadasal ang Diocese of Novaliches, pamamagitan po noong prayer na pinagdadasal ni Father Kaluwag, Tito Kaluwag, yung prayer for the 2022 elections. Yun po, ngayon pa lang ipagdasal na natin sila. Pangalawa, hingin natin ang mapasok nila yung discernment process na hinihingi nila ang Espiritu Santo. At pag nagkaroon na po ng eleksyon, kanya-kanya na pong paninindigan yan eh. Kung magkahiwalay man, maghiwalay na tayo. Pero alam natin na nagdasal siya at nagdasal kayo. Hindi na lang natin alam kung ano ang inspirasyong ibibigay sa atin. At malamang, kung tayo naman lahat ay lumalapit sa Panginoon, malamang baka magkapare-pareho tayo ng inspirasyon para dun sa makikinig sa Panginoon. Ngayon, kung hindi naman ni makikinig ang iba at magiging sanhin ng pagkakahati-hati, tama lang po na mahati tayo.
Ang eleksyon po talaga ay panahon ng pagkakahati-hati. We divide the house kapag po nagkakaroon ng eleksyon. At alam din naman po natin sa bandang huli ay hindi naman natatapos ang pagkakaibigan pagkatapos nito. Nagkakabali ka naman o nagkakaintindihan naman. Ngunit may isang napakahalaga na pahabon na hamon ngayon, yun nga pong 2022 congressional seats that can translate votes for the senatorial and translate votes for the presidential. Salamat po sa clan Brother Ramiro. Meron pa po ba kung hindi nakikita? Si Brother Robert Samson ng Episcopal Commission on Ecumenical Affairs, please. Yeah, good morning po sa lahat. One of the biggest reservations, June, is cheating, no? Election, in the sense, electronic voting, ano ngayon, ang daling lutuin in the sense that marami tayong mga millennials, also because of hardship, they are paid to do this job at maraming nangyayaring milagro. So, that's the thing that we need to overcome. How does people need to overcome these fears and reservations, especially regarding cheating? Yun lang. Thank you. Salamat, Kuya Robert. Ito pong issue ng technology, cheating, ano, ay may isang grupo na pong umaayos niyan. Kaya po nabanggit natin na marami ng mga initiative magmula sa voters, registration, technology. Lahat po yan, may mga grupo na pong tumitingin niyan. Si Kuya Ricky Xavier, napaka-active dyan sa mga grupong yan. Kung magpalabas sila ng mga mensahe at saka mga pag-aaral, parang hindi natutulog. Meaning may grupo po tayo talaga na nagbabantay dyan. At kung mangyayari man yan, at least alam natin, meron kaming 40% dito, 40%, 40%, 40%. Paano nyo naipanalo yan? Para ganun. Of course, hihingan din naman natin ang tulong ng mga, on the day itself, ng mga pinagpipitagana naman nating PPCRB at ang NAMFREL at kung sino pa. At this point, gusto nating tingnan na sila ay ating ding mga katuwang sa labang ito. Salamat kayo, Robert. Ma'am Au, please. Yes, good morning. Good morning po sa lahat. Magiging effective tayo kung mapapanalo nga natin ating mga kandidato. Pero kailangan natin dyan ay boto. Noong nakaraang eleksyon, nagkaroon kami ng problema sa PPCRB. Mga nakaboto sila noong presidential election, pero noong 2019 election, wala ang kanilang pangalan. So lahat kami sa PPCRB, meron kaming listahan ng mga registered voters, pero marami ang nawala doon. Kaya wala kayong magawa kundi papuntahin sila sa COMELEC. Sabi naman ng iba, sige, pupunta kami sa COMELEC. Yung iba naman, hindi na lang. Istorbo pa yan, hindi na kami boboto. So yun ang nagiging problema natin ngayon. Sana lang, na yung ating registration, yung ating mga list of voters sa COMELEC ay maayos. Sana ma-check ito mabuti ng mga voters natin with the PPCRB ng different parishes bago mag-eleksyon. Para kisigurado na ando doon ang pangalan nila sa listahan. Salamat po. Sa pagkakaalam ko ay patuloy din ang pagpopromote ng grupo nila Commissioner Christian Monsod dyan sa Ready to Vote, Participate. Itong oras na to nag-uusap-usap, may sarili po silang webinar. So yun po panawagan natin sa lahat ng makakapagparehistro ay magparehistro na. My time is 11:18 and that we only have around 10 minutes for us to formally close this time. And before we close, we might want to ask again His Excellency if he would have some closing message for us. Sure. Kung meron. Kunit nandito po si Father Cune, gaganta ng magsasalita din. Si Father Cune po ay Executive Secretary ng Episcopal Commission on Youth. Kaya po mas maririnig po natin siya ngayon din ng magsalita para sa atin. Father Cune? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po kay Bishop Makaraeg, Member Bishop po ng Episcopal Commission on Youth din at sa mga obispo rin na nasa loob ng ating Zoom room. Yung pong mga tanong na tinaas kanina o ipinahayag at yung mga naging sagot, ang aking pong nais na itaas na kamalayan ay meron pong mga parallel or
other groups, no, working for the election for 2022. Bilang ang kabataan ay malaking bahagi po ng ating simbahan at lagi nating sinisikap na sabihin sa kanila, malaki yung kanilang magagawa. Para po sa bahagi ng gawaing ito, itong SER, no, for 2022, ano po ang inaasahang konkretong pagkilos mula sa kabataan, maliban po doon sa magrehistro, pumili ng tamang kandidato, ano pa po yung inaasahan ng pagkilos na ito para sa mga kabataan? Salamat po, Father Cune. Ang unang-una po sana natin inaasahan ay maging visible sila dito sa mga circles of discernment na ito upang bukod dun sa kanilang energy and passion and conviction, baka po makapagpalabas din tayo ng ilan sa kanila na po pwede naman palang tumakbo bilang mga kongresista. When we say youth, alam ko po, umaabot na yata ang edad ng youth ngayon sa 45. Hindi ko alam kung anong limit na ngayon ng youth. Ngunit alam ko po na ang mga kabataan natin kahit magmula 25 hanggang 45 ay kakayanin na magbalangkas ng batas para sa atin. Eh ako po, kanina ay kasama sa panawagan ko, kung makakakuha tayo ng mga kandidato, sana kabataan. Ako, didiretso ko, Father Cune, sana kabataan. Sana mga tao natin ang makapagpatakbo niyan. At pagdating naman po sa pangalawa, ito po yung sabi na pinag-usapan natin, yung bulungan. Okay? Na ang bulong natin is bago naman, at sabi natin malakas ang bulong ng kabataan. Sa iba't ibang paraan, kaya po nilang ipalaganap itong bago naman, sir, sa 2022. At pangatlo po, okay, yun ang pag ito ay gumalaw na, kumilos na, we need to sense if we can have a groundswell, kung meron nga talaga makakabuo nga tayo ng grupo. At makikita natin sa pagkilos dyan, lalong-lalo na sa social media. Okay? So okay, kung meron po sa social media na makakatulong sa atin, from a district level, yun pong ang ano nila is talagang distrito nila, tinututukan po nila. At kung yan pong mga leader na yan, mga youth na yan, ay kilala sa ng mga kaparian at kilala ng obispo, napakalaking tulong po yan. Sapagkat may dadaling pag titiwala. Okay? Yung Brother June. Salamat. Yes, Brother June, sa structure po ng youth ministry, ang Episcopal Commission on Youth, ang aming direct client are youth ministers at ang mga youth ministries ng bawat dioceses. So mahalaga po yung binanggit ninyo na may pagkilala, una, yung mga pari at mga obispo, at maganda nga, kilala nila ang kanilang mga youth ministries at fully engage ang kanilang youth ministry. Nang sa gayon, ang boses na nanggagaling sa national office from the Episcopal Commission on Youth, magkakaroon ng katuturan pagdating sa mga youth ministries in the different dioceses and in the Federation of National Youth Organizations. Tapos kasama noon yung pagkilos na inaasahan ang suporta na yung mga kaparian ay magbigay din talaga ng pagtutok sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga youth minister, at ang kanilang youth ministries ay mapalakas din. Bahagi din po nito ang isa sa inisyatibo ng Episcopal Commission on Youth with the LICO and the Social Action ng CBCP ay ang Young Davids, no? Isa po sa nais nating maging vehicle na matulungan natin kung ang layunin ay mahikayat ang mga kabataan na sa tamang gulang para sa panunungkulan, na tignan ang paglilingkod, serbisyo publiko bilang isang bukasyon. Mangangailangan din pa rin ng tulong po iyon at gabay ng mga pari ng bawat parokya, lalong mahalaga yung pagiging pastol ng mga obispo para sa kanilang mga kabataan na nasasakop ng kanilang mga dioceses. Ngayon po ay maraming sumasabay sa ating diskusyon na nasa FB Live, kaya po yung ilan sa aking itinataas na ideya ay nanggagaling din po sa feedback from our FB Live posting na ginagawa ngayon.
nasusundan po tayo ng ating mga kabataan din at lalo ng ating mga youth ministers. Maraming salamat, Father Cunel, sa inyong panawagan na talagang kilalanin ng ating mga kaparian, kilalanin ng ating mga kabunyian, at lalo na ng mga national lay organizations ang kahalagahan ng kabataan. Ulitin ko, kung ako'y may aasahan dito sa CERT 2022, kayo po, mga kabataan. Kaya po hinihingi namin magsama-sama kayo. Hindi masamang mangarap. Baka mamaya gusto niyo, mangarap, ako magiging po. Eh kung gusto mo mangarap ka, basta magdasal ka muna, higin mo muna sa Panginoon yung gabay. Okay? Ngunit kailangan kumilos tayong lahat, lalong-lalo na ang kabataan. Ngayon po, alam ko din na yung Federation of National Youth Organizations ay meron ding bagong parang head or parang lead organization na ang tinatawag namang Christ Youth in Action. Magaling po yung grupong yan, okay? Yung Christ Youth in Action. Hamunin niyo po yan. Sabihin niyo, pwede niyo bang tutukan yan? Yung pagkilos na yan for the 2022 election, okay? At bigyan natin ng responsibilidad ang ating Federation of National Youth Organizations. Maraming salamat po, Father Cunel. We only have 4 minutes. Alam ko po gustong magsalita ni Rick Xavier, okay? Bago ko tawagin si Ted, okay? Sir Ted, tatawagin ko lang si Rick Xavier. Isa po siya sa mga napaka tibay ng dibdib na panayang tawag sa mga iba't ibang leaders na magsama-sama. Maigsi lang po, Kuya Ricky, pero gusto ko kayo marinig. Salamat, Kuya Ricky. Thank you very much, June. And napakaganda ng yung presentation. Tuwang-tuwa ako. Anyway, sa amin naman yung People's Choice, kaya nga tinawag namin People's Choice. Dahil gusto namin empower talaga yung mga citizens. Yan naman talaga ang demokrasya, di ba? Na ang tao namimili, taong gumagalaw para magkaroon tayo ng mga mahuhusay na leader. So may ginawa po kaming criteria, tawag po namin Gabay Pilipino, at ito po ay may 5 knockout issues. Kumbaga, ano, para mas madaling pumili, nilagay namin dyan yung mga issues na labag sa ating utos ng ating Panginoon Diyos at sa Constitution. So 5 lang po yan. No? Isa dyan ay yung sumusuporta sa extrajudicial killing, yung pangalawa ay may issues ng mga corruption. Pangatlo, yung issue ng sovereign state pag hindi na pinanindigan ang ating territorial rights, no, especially against China. At yung panglima, yung hindi umaano sa hindi nila habulin yung mga nagkaroon ng mga kasalanan sa ating batas. So, yun lang. And then yung iba na criteria, ano na ito? Kumbaga, ano, fine-tuning na po ito. Kumbaga, ano, sino bang mas magaling sa lahat ng mga kandidato na pipiliin natin? Yun lang po. Pagkatapos ng may selection process sa ginagawa po namin ngayon, involved din po yung mga tao. Sila po ang magsasabi kung sino yung mga kandidato na gusto nila. At ito ipapaabot namin sa isang bayan. Para ganun, mag-guide din ang conveners ng isang bayan kung sino-sino ang napupusuan ng ating mga kababayan. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Kuya Ricky. God bless you. Sir Ted ng Council of the Late Manila, 1 minute please, and then we'll close the prayer. Kapraso lang. Napakaganda ng mga sinabi mo kanina, Congressman June. At siguro terminology lang, kasi nabasa ko kanina sa chat box, baka pwedeng gawing gender sensitive yung sir, since we are considering yung bulong ng mga babae. So hindi lang bulong ng lalaki, bulong ng babae, bulong ng kabataan. So ano, we can coin a word, an acronym for that. Yun lang, everything is okay naman. Thank you very much. Maraming salamat po. Pag-iisipan po natin paano maging gender sensitive yan. Pangalawa, kina-clarify ko, ako po ay hindi tatakbo sa kahit anong posisyon. Okay? Para po siguraduhin na maitakbo natin itong mga lakarang ito, okay? So para po maging klaro lang. And my time is 11:29 and we are very fortunate to really be given this chance to listen, pray, and discuss these matters, which is really very important for our country. We'd like to close this time with a
closing message and prayer, requesting His Excellency Bishop Enrique Macaraeg. Your Excellency, please. Thank you, Brother June. I appreciate and commend the LICO in doing this, finding new ways of improving our election and finding new options of new people to govern or to occupy the government positions. This is your competence and this is your mission and vocation, my dear lay faithful. I commend the action that you are doing. Continue, and kahit na alam natin na ito ay tall order, na parang bumabangga tayo sa pader, but we try. At least we tried. What's important is that we have done something in the end. Mahirap ay kung wala tayong nagawa. Okay, so thank you and good luck to this to our endeavor, to our this project that we are proposing. So I will give you a blessing now. The Lord be with you and with your spirit. Blessed be the name of the Lord. Our help is in the Lord who made heaven and earth. God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.